Hello guys, what's up? This is Shem Moro. Welcome to my channel. Andito po tayo guys sa Pandaan Antique. At pupunta tayo ng Kulasi. At dito ko naisipang start ang ating vlog. So, pawang road trip lang ito guys. At magro-road trip tayo galing Pandaan papuntang Kulasi Antique. At ngayon ay MECQ at dun sa Aklan. At marami tayong daanan ng mga checkpoints, at buti na lang at pinayagan nilang tayong pumasok dito sa Antique. So ngayon guys ay ito ang unang bayan na madadaanan, ang Pandaan Antique pag galing ka ng Aklan. At malakas ang hangin guys. Ang panahon dito ay maganda, hindi masyadong mainit at medyo makulimlim. Sana wag lang umulan. Tamang-tama sa pagmumotor ang panahon. Kaso lang guys ay malakas ang hangin. Hindi tayo makakatakbo ng mabilis. Ilang buwan na rin tayong hindi nakarides dahil ito nga pa rin ang banta ni COVID, nandyan pa rin. Although nabaksinan na tayo pero hindi pa rin tayo makalabas-labas dahil may mga restriction pa, pabalik-balik yung quarantine restriction natin. At yun nga, tinaas na sa MECQ ang restriction sa Aklan, kaya limitado na naman ang labas at mga trabaho ng iba ay medyo na-stop na rin ulit. At sana guys ay matapos na ito at at least makabalik-balik na tayo sa dati nating pamumuhay. At sana ay makapagpabaksin na ang lahat, no? So sana ay huwag na kayong pumili kung ano pang vaccine ang ituturok sa inyo. Basta vaccine yan, okay yan guys, no? This is our part na rin, no? Sa ating pamilya, sa ating sarili at sa ating komunidad na magpabaksin na guys. Yan po, napakalakas ang hangin dito. Naku naman, para kang lakas. Maganda ang highway dito guys dahil straight. Kaso nga lang yung hangin naman eh sobrang lakas talaga. Maganda ang resort dito. Well guys, habang papunta tayo doon ay i-share ko lang sa inyo, no, yung mga ilang mga bagay na madalas nating makakalimutan, no, sa pagsakay ng ating motor. So kahit ako ay minsan hanggang ngayon ay nakakalimutan ko pa rin gawin, no? So unang una guys, no, ay yung pag tiklop ng ating side stand, no? So madalas natin yung nakakalimutan. So hindi lang siguro ako ang nakaranas niya. So yun guys, no? At nakatakbo na tayo ng ilang kilometro, saka pa lang natin napansin na hindi pala natin na tupi yung side stand natin. So napakadelikado yun guys dahil minsan bumabangga yun sa simento or sa kalsada at magkakos yun ng disgrasya natin, no? So galiin talaga natin na
silipin ang side stand natin bago tayo mag first gear, para hindi natin makalimutan. Ano to? Checkpoint na naman. Okay. Diretso tayo guys, hindi naman tayo pinara. At nagpapahinga yung mga pulis. So yun guys, no? At ang side stand natin, no? Unlike sa mga automatic na motor, no, na may safety features yun, na hindi magsa-start yung motor mo kapag hindi mo na tinupi yung side stand. Or sa mga big bike, pag hindi mo siya natupi yung side stand ay mamamatay yung inyong makina pag na first gear kayo na nakalaylay pa rin yung side stand. So at least ganun eh malalaman mo na hindi mo pala na tupi yung side stand mo. Unlike dito sa mga ordinaryong motor eh walang ganong features, kaya mapapansin mo lang pag nakalimutan mo ay may sumayad na sa kalsada. So yun pala, hindi mo na tupi yung iyong side stand. So yun guys, no, ang isa sa mga nakakalimutan natin. At second ay yung turn signal na ito guys, no. Minsan eh magsisignal ka ganyan pag halimbawa papasok ka dun sa kabilang lane, at nakakalimutan natin i-turn off, no, pag nandun na tayo, nakapasok na tayo or nakabalik na tayo sa ating lane, ay nakakalimutan natin i-turn off ang ating signal, light. Kaya hassle din yun sa mga kasalubong mo or sa mga sumusunod sa iyo, dahil akala nila ililiko ka, yun pala ay hindi, nakalimutan mo lang i-off ang signal lights. Third ay ang ating kadena or chain natin. Minsan hindi natin na-check, natuyo na pala ang ating chain or maluwag na masyado at kailangan ng i-adjust higpitan ng ating chain. Paka-importante din yun guys, no, dahil isa din yun sa nakaka-apekto sa ating takbo ng ating motor, o nakaka-apekto sa performance ng motor, no. Yung kapag ang chain mo ay madumi or tuyo or maraming kalawang or maluwag na. So from time to time ay check din natin yung ating condition ng ating mga chains, ng ating kadena. Dahil sa rin yun sa mga maaaring dahilan na madisgrasya ka o maabriya ka sa daan. Dahil sobrang tuyo na guys sa dalawang ay may tendency yung mapuputol din yung chain mo habang ikaw ay tumatakbo. So yes, bago tayo sumampa eh silipin muna natin or langisan natin o mga chain loop na ginagamit. Next na nakakalimutan din natin ay ang tire pressure. Minsan, at ako din ay hindi ko rin minsan chine-check yung mga tires natin, no. So minsan pala ay under pressure na. So yun, yun din ang kailangan din natin i-check ang ating mga gulong. So pwede mo rin siyang gamitan ng air pressure gauge, no? Or pwede mong tansya-tansyahin lang, no? At medyo matigas or malambot na. Ayan na guys, no? At ano pa ba? Yun lang.
yung mga madalas natin nakakalimutan. And of course, yung safety gears like helmet. Hindi rin talaga tayo, hindi lang nakakalimutan, no? At sadyang hindi lang sinusuot dahil tinatamad. Dahil lalo na dito sa probinsya, pag sa bayan ka lang, nandyan ka lang sa inyo, eh hindi talaga yan naghi-helmet. Dahil ewan ko ba, no? Awkward. Yung iba yun, yung naka-helmet, ikaw naka-helmet, tapos pag titinginan ka ng mga nakamotor, no? Oh, dito lang naman siya, namamalingke lang naman, eh naka-helmet pa. So ganon, pero talagang dapat, no, nag-helmet. Nag-helmet talaga dahil malayo o malapit lang naman. Pero wala. Pinain na tayo ng sistema na hindi nag-helmet. Oh, ang ganda. Dagat, guys. Dagat. At na-miss na nating maligo sa dagat dahil hindi na tayo nakaligo gawa ni COVID. Yan, no? At napaka-alo ng dagat ngayon. Yan. Napaka-alo. Dito sana maganda mag-rides sa Antique. Marami pa tayong hindi napuntahan dito. Kaya lang napaka-delikado pang lumabas-labas ngayon, guys, no? Kaya stay at home muna tayo. From here, 14 kilometers na lang to Kulase. So medyo malapit-lapit na, guys. Ilog, ilog. Ah, pas ngayon. Ganda sanang umataw dito, guys, no? Pero kakatakot yung hangin dahil pag inampas ka ng hangin, gumagalaw yung motor natin. Sadyang malakas lang talaga ang hangin dito dahil dagat nga dyan sa kabila, open na open. Lapit na tayo, guys. Nandito na rin tayo sa Kulase, no? At dyan na rin yung bayan nila sa unahan. Ganang mga tricycle nila dito. Maliliit ang sidecar. Ngayon na, guys, ang ulan, guys. So nung ay Vias. Nako, parang lalakas pa. Yan na. Ay, yan na. Nako po, nakari tayo nito. Yung camera natin mababasa. Malapit na tayo. Naloko na. Umulan pa. Ah, wala naman. Doon lang banda ang ulan. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to?
Ayan guys, at papasok na tayo ng bayan ng Kulas eh. Antique barangay poblasyon. Mainit na rin dito oh. Ano bang panahon? Maulan na mainit. Kahit ang panahon ay naguguluhan na. Di niya alam ang kanyang gagawin. Kung uulan ba? Oh, dito may vaccine. May vaccination ongoing. Umuulan, umiinit. Saan ba tayo papasok ng entry? Ayan guys, at andito na tayo sa Kulas eh. Ito yung kanilang bayan at hanggang dito na lang guys, no? At hindi ko na kayo pwedeng isama doon sa ating pupuntahan. Kaya hanggang dito na lang guys, at kita-kita tayo mamaya sa aking pag-uwi. Kung hindi lalakas ang ulan ay makaka-uwi at tayo agad. Pero pag lumakas ang ulan, wala tayo. Oh, lalim. Hi guys, bye bye. Stay safe. Get vaccinated. God bless and pabush.